Mga ka-IT! Okay, mga ka-IT, i-share ko lang sa inyo sa mga nagtatanong na saan ako mag-i-start kung gusto kong mag-aaral ng basic networking or kung gusto kong maging network engineer pero start from scratch or halos wala akong idea saan ako mag-i-start. So mga ka-IT, maliban sa Pinoy IT Guy YouTube channel, ito yung i-share ko sa inyo. Pwede nyo or swak na gamitin nyo itong website na to, which is galing kay Cisco mismo. Kung tatanungin nyo kasi mga ka-IT, magandang foundation yung kay Cisco. Okay? Very specific tayo sa ano, sa particular product, which is Cisco nga. So, punta kayo dito sa website na to kung nakikita nyo, skillsforall.com. Gawa kayo ng account. Okay? Once na nakagawa kayo ng account, mag-login tayo. Okay? So, yan, nakapag-login tayo. Nakaano kasi, naka-password manager ako kaya automatic magla-login na siya. Okay? So, ngayon mga ka-IT, pansin ninyo, ang daming very basic foundation dito na matututunan nyo. Promise. Pakita ko sa inyo example, ha? Kung nag-i-start ka mag-aral ng network engineer na career, so, punta ka dito sa Explore. Okay? Punta ka dito sa Explore. Tapos, subject areas, kung makikita nyo, may cybersecurity, may networking, pag kinlik nyo. So, may OS and IT, may data science, may programming, digital literacy, etc. Pero punta tayo sa networking. Okay? Tapos, pansinin nyo, merong show all dito. Check natin. Okay? So, sa may networking mga ka-IT, ito mga beginner level na pwedeng-pwede sa inyo sa mga nag-i-start sa IT career nila, particular sa network engineer. So, meron tayo ditong network addressing and basic troubleshooting, network support and security, networking basics, and networking device and initial configuration. Kung ako sa inyo mga ka-IT, i-take nyo to. Okay? Ang maganda kasi dito, self-paced. Pangalawa, libre. Okay? So, check natin dito. Mag-start tayo dito sa networking basic. Okay? So, click ko to. Tapos, ayan, resume course. Natapos ko na kasi siya. So, free siya. 22 hours, beginner level. May 13 labs. Tapos, self-paced. Ibig sabihin, anytime pwede mo siyang gawin, di ba? So, kahit anong oras, pwede mo siyang gawin. So, ngayon, achievements. Once na napasa mo itong mga ka-IT, bibigyan ka ng badge. Okay? Na patunay na tapos mo yung mismong curriculum na galing mismo kay Cisco. Okay? So, marireceive nyo to, networking basics, course badge, pwede nyo siyang i-post sa LinkedIn ninyo, i-save sa LinkedIn ninyo para makita ng mga recruiter, makita na, okay, nakapag-take siya ng parang course, short course, galing mismo kay Cisco, di ba? So, ayan, makikita nyo rin, network access basics, achievements, internet protocol basics, yan, matututunan nyo yung mga yan. So mga ka-IT, kung gusto nyo makita yung sample nito, okay, punta tayo dito sa resume course dahil na-take ko na to. So, makikita nyo yung course introduction. Let's say, for example, try natin yung module 1, communication in a connected world. Okay, so, punta tayo sa local networks. Okay, yan. Makikita nyo dito yung explanation ng local networks, okay. May small home networks, ito yon. Small home networks connect a few computers to each other and to the internet. Pansin nyo mga ka-IT, very basic explanation para sa mga beginner talaga. Ano yung small office and home office network o yung SOHO? Medium to large, i-explain niya kung paano. So, punta tayo dito. Let's say for example, sa wireless and mobile networks. Okay? Click ko ditong wireless network. Okay? So, ayan. Scroll to begin. Ayan. Panoorin natin. Ayan. Networks. When we're communicating over the voice chatting through a completely different network. So, ayan mga ka-IT. I-explain niya yung type of wireless network. Okay? Again, ang maganda pa dito mga ka-IT, step by step kung ano yung una mong kailangang pag-aralan. Hindi ay, dito, pag-aralan ko nga to. Pero, diba, maganda kasi kapag mag-aaral ka ng isang topic, dapat step by step. Dapat ito muna yung pag-aralan mo, tapos ito, tapos ito, tapos ito. Yan. Diba? So, nagkakaroon tayo ng mga modules dito. So, yun yung susundan natin. Mag-start tayo sa module 1, then module 2, module 3, up until, let's say, for example, pwede ka nang umabot dito sa module 11. Okay?
DHCP static and dynamic addressing. Okay, tingnan natin to. So sa mga TikTok live natin, 'di ba, makita niyo, inexplain ko sa inyo yung DHCP, ano ba yung DHCP sa static addressing. So 'yan. Ito yung mga IP parameters, 'di ba? IP address, subnet mask, default gateway, explain niya 'yan. Kasi ito, 'yan, ganito mag-configure pag static IP. So lahat dito mga ka-IT sa skills for all matututunan ninyo. And take note, free lang siya. Okay, galing pa kay Cisco. Tapos, pag natapos nyo na yan mga ka-IT, okay, may mga course exam din ito. Course exam, dapat syempre mapasa ninyo, di ba? So, sa course exam, mapapansin ninyo, ayan. So, scroll natin, okay, yan. Sasagutin natin lahat yan. Dapat ma-perfect natin yan kasi yung course final exam from module 1 up to module 17, tatanong nila yan. Okay? Maganda naman dito, kapag hindi mali yung sagot mo, pwede mo naman siyang ulitin. Okay? So, once na-achieve mo na yun, mga ka-IT, sasendan ka or bibigyan ka ng Cisco ng ganito. Okay? Gawa kayo ng account sa credly.com. Okay? Tapos, pwede nyo siyang malink. So, ito yung mga na-achieve natin. So, yung kanina, networking basic, ito yun. Yan. Tapos, kapag nakapasa kayo sa mga Cisco certification or other IT certification, dito siya or pwede nyo siyang i-link dito sa Credly. Which is parang collection siya ng mga achievements mo sa IT. Yan. So, parang ako, may CCNA ako dati, tapos CCNA security, yun yung CCNP routing and switching, yung CCDA, nag-NS, isa Fortinet, hanggang NSE1 lang ako. Tapos, yun nga, tinig ko yung sa skills for all, itong tatlo na to, networking basics, network support and security, and network addressing and basic troubleshooting. Tapos, yun nga, nung last October, tinry natin yung beginner level ni Cisco para sa mga IT student dyan. Okay? So, po-post tayo about sa CCST networking and then, nirenew natin yung CCNA. Okay? So, mga ka-IT, hopefully, may natutunan na naman kayo kung tinatanong nyo, mga ka-IT, Pinoy IT guys, and ako pwede mag-start kung gusto ko mag-aral ng pagiging network engineer. Ito. Isa sa mga re-recommend ko, maliban sa YouTube channel ni Pinoy IT guy, yung Skills for All. Okay? So, subscribe na kayo mga ka-IT. I-share nyo na to sa mga kaklase ninyo, sa mga nahihirapan, intindihin yung mga ina-explain ng professor ninyo. Kinig kayo kay Pinoy IT Guy, explain natin siya sa pinakamadaling paraan. Okay?